Noong panahon yon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa pamamagitan ng pagpiraperaso ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sabi niya sa kanila, ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako ito. Ipuin ninyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba dyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw, kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ko, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa gayon, sa kanyang pangalan, ang pagsisisit kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ganda umaga sa inyong lahat, kapanalig. At may nagsabi sa akin, natutal ngayon naman daw ay Easter, no? Muling kapagkabuhay na ating Panginoon. Eh bakit hanggang ngayon daw eh, maganda sana kung palitan daw itong cross natin ito na image ng Panginoon. Na, hindi ba mayroong image yung resurrection, yung muling nabuhay na ganun? Eh sabi ko naman, bakit naman natin papalitan yung cross? Eh yan ang simbolo ng muling pagkabuhay. Hindi yung Jesus Christ na nakaganon, di ho. Ito pa rin. Ito pa rin ang symbol ng resurrection. Kaya hindi natin inaalis eh kahit muling pagkabuhay na yun, di ba? Ba't di natin palitan? Di ho, ito pa rin ang simbolo. Alam nyo, minsan may lumapit sa akin taga isang ibang sekta. Hindi ko na sasabihin ang pangalan ha, kung ano, sekta. Oy, bakit ba kayo mga Katoliko yung sumasamba sa Diyos na patay? Sabi ko, anong Diyos na patay? Ay ano? Tignan mo, nakapako sa krus, patay. Ba't yan na sinasamba nyo? Dapat na sinasamba nyo yung Diyos na buhay. Sabi ko, sigurado kang patay. O ay ano, nakapako, nakatungo. Halika, lapitan nating mabuti. Lapitan namin. Sabi ko, tignan mo mabuti. O, tignan mo yung mata. Tinignan niya, ay, nakadilat. O, nakadilat, eh di buhay. Diba? Alam niyo, si Jesus, nakapako sa krus, pero nakadilat, ibig sabihin, buhay. Ha? Buhay. O, kaya sabi ko doon sa member ng sekta, ang Diyos namin, bagamat nakapako yan, buhay. Kaya yan ang simbolo ng resurrection eh. Diba? Eh, alam niyo dito sa gospel, napakaganda. Alam niyo, may kwento ko lang sa inyo. No, kung misa nagmisa sa bataan, yun ay Good Friday. E di ako'y magbibigay ng 7 palabras. Ako lahat, 7. Total, 5-5 minuto lang naman, maikli. Ang sabi sa akin nung ano, pare, yung parish priest, father, pagkatapos nung ano, yung huling-huling salita, sabi mo, sumigaw ka, ha? Sumigaw ka na malakas. Sabi ko, nusisigaw ko, darna. Hindi darna. Sabi niya, isisigaw mo yung, at si Jesus ay namatay. Ah, sisigaw ko raw. Kasi alam nyo, yung kanilang background, yung backdrop nila, yung cross nila, si Jesus, nakaganon, no?
nakaganyan. Tapos may ano dito, yung pwedeng gumanon, yung para manyika, pwedeng gumanon. So pag sinabing ano, si Jesus ay namatay, may tali rito yung ulo ni Jesus, may tali, nakaandun sa likod, di nakikita. Hawak nung sakristan. Bata. No? Bata. At kaya pala sisigaw ako para marinig nung bata dun sa likod. Na si Jesus ay namatay, papakawalan niya yung pising ganon, tapos yung ano ni Jesus, ulo, unti-unting gaganon. Tapos pag gumanon, para manyika, yung pag gumanon pumipikit. O, di patay na nga naman, di ba? O, okay ang script, maganda, no? So, subigaw naman ako, at si Jesus ay namatay, tay. May echo pa, no? Parang ganon. E di, tama-tama, yung bata, no? Binabang ganon, gumanon yung... Uy, yung mga tao, punong-puno simbahan, 7 last words, eh, no? Kaya, dadasal na ganyan. May mga maganda pang music na organ na nakakalungkot, yung mga punebre, gano'n, no? Eh, maya-maya, siguro, alam mo na, mga batang maliliit yan, eh, nandun sa likod, eh. Ha? Nasipa uli yung, ano, yung pisik, gumano na. Eh, di, sabi ng Paris Priest sa akin, buhay na naman si Jesus, gumano na naman, ganyan. Tapos, tumakbo yung Paris Priest sa likod, ganyan, no? Pagkatapos, eh ako, sumigaw ulit ako, sabi ko, at si Jesus ay namatay na naman, ganyan, no? Parang gano'n, no? Eh, alam niyo mga kapanalig, ako'y aliw na aliw, pero yung mga tao, seryoso yung mga tao. Eh, sinasabi natin, ngayon, nung bandang ano na, nung nag-preach na ako, sinabi ko, alam naman niyo, sabi ko sa mga tao, alam naman ninyo ang drama eh, di ba? Kaya may I request, sabi kong ganon, doon sa mga bata, hilahin uli, no? At gusto kong mag-preach about Jesus Christ who is not dead, but a Jesus Christ who is alive. O, di tinasta naman ganon. Kawawa naman yun. O, si Jesus, ganon na ganon yun. Eh, pero ang Diyos ho natin ay buhay eh. Ah, buhay ang Diyos natin. Tingnan nyo dito sa Ebanghelyo. Mula pa, itong mga alagad na ito, hindi ko maintindihan. Sina Pedro, sina Juan, Tomas, si Magdalena nga, di ba? Eh, alam ninyo, lahat sila hindi makapaniwala na si Jesus ay muling na buhay. Oh, kinakailang kumbinsihin ni Jesus, eh, he has to give a proof that he is risen from the dead. Now, ang proof lang na nakasulat sa Ebanghelyo ay yung empty tomb, yung libingang walang laman. Eh, maraming kwento na, di ba? Kaya walang laman yan. Kesyo ninakaw, ganyan, di ba? Yan ang unang sinabi nila, ninakaw daw. Oh, kaya ano talaga ang proof ng resurrection? Ha, hindi maniwala yung mga alagad. Siyempre, sino ba naman ang maniniwala basta-basta? Nakita nila kung paano namatay si Jesus eh. Nakita nila kung ano yung mga sugat ni Jesus eh. Oh, di ba tayo, minsan tayo makapaniwala, mayroong aksidenteng makita mo yung ha, yung wasak na wasak yung sasakyan sa loob-loob mo. Ilang pasahero dyan? 3. Naku, walang mabubuhay dyan. Tapos makikita mo, lumalabas yung driver, wala, yung 3 pasahero, wala man lang galos. Di ba, minsan magugulat ka, ano to, multo? Di ba, parang ganon. Ngayon, alam nyo, ano ang proof ng resurrection? Malinaw, sulat sa gospel natin. It is the wounds of Jesus Christ. Kung naghahanap kayo ng pruweba, na si Jesus ay muling nabuhay, yung sugat ang tingnan nyo. Dahil yan ang lagi sinasabi ni Jesus eh. Diba? Ito sa Ebanghelyo, hindi makapaniwala yung mga alagad na andun siya. Sabi niya, ba't di kayo maniwala? Ito, halika, lumapit kayo dito sa akin. Ah, etong sugat ko. Sabi ni Jesus, hindi mo ba multo kayo? Lapitan ninyo, tinan nyo, huwakan ninyo. Ganon din ang nangyari kay Tomas, diba? Sabi niya, halika Tomas. Si Tomas kasi, the doubting Tomas eh. Si Thomas kasi, nakita rin niya kung paano namatay si Jesus. Siguro, masyado siyang malungkot, umalis. Hindi nakisama sa mga alagad. Ayun, nung sinabi ng alagad, nakita namin si Lord muling nabuhay. Doon may niniwala. Anong kondisyon ni Thomas para maniwala? Diba? Oh. Sabi ni Lord, Thomas, halika ka rito. Anong kondisyon mo? Mahawakan? Maisuot? Ha? Sa distay itong hayop. Maisuot, di ba? Yung daliri doon sa sugat ni Jesus, makapakapa pa yung sa tagiliran. O yun daw ang gusto ni Tomas. Eh, pinagbigyan siya ni Lord. Call, sige. Ikaw, Tomas, kung saan ka nagpupunta? Ha? Eto mga alagad, wala ka. Masyado akong malungkot eh, sabi ni Tomas. O, kaya pala si Tomas eh, nandun sa mga kamag-anak niya.
doon nagpunta. Ah, si Tomas, kay Pingping, ah, kay Ambrosia, diyan nagpunta eh. Ah, kay Elar, no, ah, kay Mila, no, kay Lydia, diyan nagpunta eh. Mga kamag-anak ni Tomas yan eh, di ba? Oo, yan. No? Alam niya kung sino si Tomas, no? Wala, may mga kapanalig. So, sinabi ni Jesus, gusto niyo patunayan yung buhay ako? Ito ang sugat ko. At nung nahipo nila, nakita, nahipo ang sugat ni Jesus, naniwala sila. Mas matindi pa yung paniniwala ni Tomas, my Lord and my God. Actually, sa lahat ng mga apostles, nakabuti rin yung pagda-doubt ni Tomas eh. Kasi at this point in time, na si Jesus muling nabuhay, ang pinakamalakas ang faith sa resurrection, si Tomas. Kasi dinali-dalirot pa niya eh. Di ba yung sugat? Siya lang yung apostle na nagsabing, my Lord and my God eh. Eh kasi nga, solid na solid niya yung panampalataya niya. So yung wounds ni Jesus, ang katunayan, ang pruweba na siya ay muling nabuhay. Napakahirap yata ang paniwalaan, no? Di ba? Yung sugat mismo magiging dahilan para maniwala ka sa muling pagkabuhay. Alam niyo mga kapanalig, no? Mga kapatid sa Panginoon, totoo naman yun eh. Ang sugat, kaya ako bilib na bilib doon sa mga taong sugatan. Ha? Gustong-gusto kong kasama ng mga taong sugatan eh. Kasi yung mga taong sugatan, pag ang sugat nila, in touch sila, si Tomas sugatan yan eh, si Tomas. Sugatan yan kasi nagda-doubt siya eh. Lahat ng mga apostles sugatan. Ano yung sugatan nila? Ano yung sugat nila? Sobrang nasaktan sila sa kamatayan ni Jesus. They felt abandoned, they felt orphan, ganyan, iniwan sila ni Jesus, ganyan. Kaya nung nakita nila si Jesus, hinawakan yung sugat ni Jesus, napatunay siya yung muling nabuhay, aba eh, nawala na yung sabi sa gospel, they were overjoyed. Masayang-masaya sila. Gumaling yung sugat nila. Si Tomas ganun din, gumaling ang sugat niya, my Lord and my God, sabi niya. Kaya, ang proof ng resurrection, yung sugat. Kaya kung sugatan kayo, ba eh, masaya. Bakit? Pag ang sugat nyo, idinikit nyo sa sugat ni Jesus, ba eh, masaya. Bakit? Natural. Diba? Andun yung sugat ni Jesus, sugat natin, pinagsama mo, eh, siyempre, ma-experience mo ang resurrection. Ang resurrection, hindi ho yung babangon kayo dun sa inyong kabaong. Hindi yun ang resurrection. Lalabas kayo dun sa tomb din yun. Hindi. Resurrection is now. Ito ang resurrection. Nabubuhay tayo. Na-experience natin ang sugat ni Jesus, pero na-experience natin ang kanyang resurrection. Dahil si Jesus, koko si Jesus, tanong ko lang, no? Lord, bakit naman ikaw ay muling nabuhay? Andiyan pa yung sugat mo. Diba? Fresh na fresh pa yung sugat mo. Baka naman pwedeng pag-resurrect mo, malinis na malinis ka na. Wala na yung sugat mo. Hindi ganun si Jesus. Minabuti ni Jesus na muling mabuhay kasama yung sugat. So we can be alive even if we are so wounded. Diba? Kaya anong tawag sa simbahan? Di man tawag eh, body of Christ. And what is the body of Christ? It's the wounded body of Christ. Alam nyo, ako'y naging tawag dito, isa sa mga board members nung araw, in-appoint akong ano, tahanan ng walang hagdanan. Alam niyo yung parang, well actually sa amin, house with no steps. Ito ay grupo ng mga paraplegic, yung mga PWD, naka-wheelchair, ganyan. Eh nagtataka ako, sabi ko kay Brother Sunny Gokyola, yung presidente noon, sabi ko, ba't naman sa lahat ng ano, ako pa ginawa mong ha, bahagi ng grupo ninyo, eh wala naman akong disability. Eh, lahat sila disabled eh. Ha? Lahat ng board disabled. Sabi ko, wala man akong disability. Ba't akong ginawa mong board dito? Sabi niya, sigurado ka, Father? Oh, tingnan mo sarili mo sa salamin. Tinignan ko yung sarili ko sa salamin. Nung nakita ko yung mukha ko, ah, oo, oo nga, tama ako. Sige, member na, sabi ko. Eh, alam niyo, tayong lahat, one way or the other, we are wounded. Ha? Kaya, dito nyo makikita, kung wounded ka, pagkatapos na-experience mo yung wounds of Jesus, nakikisa ka dun sa wounds ni Jesus, sabi nga ni St. Paul, we fill in the sufferings of Jesus Christ. Yan sabi ni St. Paul. Then we are resurrected like Him. We are resurrected but wounded. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin yung wounds. Natin pwedeng tanggalin yon. Kaya nga itong krus na ito, nananatiling simbolo yan
ng muling pagkabuhay. Nakapako si Jesus, may sugat lahat, nagdurugo, pero buhay. At yan ang sinasamba natin. Isang Diyos na sugatan, pero buhay. Meron akong kaibigan, pinuntahan ako, Father, kamusta ka na? Sabi ko, oy, kamusta? Alam mo, Father, galing ako sa doktor ko. Oo, nang sabi ng doktor mo, praise the Lord! Sabi niya gano'n, praise the Lord pa. Ha? May cancer ako, Father. Siyempre, malungkot na balita sa akin, dahil kaibigan ko yan. Eh, sabi ko, nagpe-praise the Lord ka, cancer ang sakit mo. Ba, Father, at least alam ko kung paano ako, alam mo na. Yung iba dyan, Father, din lalam, aksidente, ganyan, mana, hold up, sinaksak. O, at least ako, Father, alam ko. Biro mo yung ano na yun, yung ha? Sugatan na, may cancer na, ganun pa attitude niya. Tapos sabi niya, isa pang Father, praise the Lord. Sabi ko, ano na naman yan? Baka ibang sakit yan. Hindi, Father. Binigyan ako ng doktor ng 1 year to live. Praise the Lord, Father. 1 year to live. Sabi ko, pambihira ka. Isang taong ka lang, ilang kindat lang yung isang taon. Tuwan-tuwa ka pa ba, Father? Yung iba dyan, 6 months lang eh. Yung iba dyan, 3 months lang eh. Ako, Father, 1 year. Marami akong magagawa niyan. Kita niyo mga kapanalig, kaya niyo yun. Sugatan na siya, pero makikita mo yung ha, ang lakas ng faith eh. After 2 months, bumalik sa akin. Father, kamusta ka na? Oh, sabi ko, ano nangyari sa'yo? May cancer ka pa ba? May ano, gumaling ka na ba after nung chemo mo? No, Father, may cancer pa rin ako, pero purihin natin ang Diyos. Sabi ko, oh, bakit? May cancer ka pa, purihin pa ang Diyos. Eh, alam mo, Father, eh, 12 taon na ako mabubuhay ngayon. Sabi ko, mula sa isa hanggang naging 12. Yes, Father. But praise the Lord. So, paano nangyari yan? Eh, siyempre, pumunta ako sa 12 doktor. Sabi yun, mga naman, oh, nagpunta sa 12 doktor. Eh, di bawat isa, nagbigay ng 1 taon. Natural, 12 taon nga naman yan, di ba? Eh, patuloy pang pumupunta sa ibang doktor. Eh, Diyos kumaway, mabubuhay ng habang panahon ito. At totoo ito, mga kapatid. Hindi, true story ito. Baka sabihin nyo, loloko kayo. Hanggang ngayon, buhay pa ito. Ah, and I'm speaking of 15 years ago. Buhay pa. Sa sobrang, ha? Yung cancer patient siya, yung wounds niya, andyan, ang sakit pa nung cancer niya, bone cancer. Oh, pero kita nyo, since he identified his wounds with Jesus, then, nabuhay siya. He lived. No? Eh, sabi ko sa inyo, yan ang leksyon na sinasabi natin na yung wounds ni Jesus Christ at yung wounds natin, pag pinagsama mo yan, makapangyarihan yan, mabubuhay tayo magmuli yan, or we will live the resurrection. Kaya kita nyo, mga kapatid, mga kapanalig, ako gustong-gusto kong kasalimbuha yung mga ano eh. Hanggang ngayon, nasa asosasyon pa rin ako mga PWDs eh. Gustong-gusto ko sila nakikita because these are wounded people, yet makikita mo yung resurrection nasa kanila. You can feel that Jesus is alive in them kahit mga sugatan sila. Kaya ang simbahan, sabi nga sa inyo kanina, is the body of Christ, and that body is a wounded body. Kaya nga tayo, we are a resurrection people. Kaya sabi sa inyo, gustong-gusto kong nakikisalamuha sa mga may wounded, yung mga sugatan. Kaya lagi ako nasa Radio Veritas eh. Kasi puro sugatan dito. Kasi nga, puro sugatan dito, pero yung sugat namin nakaangkla sa sugat ni Jesus. Thomas was wounded, but he was holding on to the wounds of Jesus. That is why he was healed and he was alive. So we will be alive with Jesus. Huwag nyo lang iihiwalay yung sugat nyo kay Kristo. Ngayon, maraming sugatan dahil may COVID tayo. May virus tayo. Ihawak lang ninyo yung kamay nyo tulad ni Tomas sa sugat ni Kristo. Maniwala kayo. Gagaling kayo, mabubuhay tayo. That is resurrection. It is the experience of woundedness of Christ, and the woundedness of Christ will always be a proof ng ating muling pagkabuhay.